we're back, Makar, for another YouTube video. So, syempre, nandito tayo ngayon, nagbabalik. Dito yan sa Taurus Bike Shop para sa panibagong bike check video na mga kerb ng isa sa napakagandang built bikes na nakita ko. Again, mga kerb, built bikes ito. Ito ay ang Speedone Commander. So, sa mga previous video, nakagawa tayo ng Speedone Commander, kaya lang, project bikes iyon. So, ngayon, meron silang inilabas na built bikes. So, ibig sabihin mga car, pagdating nito sa bike shop, eh, naka-built na ito. So, factory built, ika nga nila. So, stock parts. Pero, kung titingnan natin, mukha siyang project bikes. Kasi napakaganda ng pyesa na nilagay dito. So, yun ang ipapakita ko sa inyo mga car, kung sulit ba ang presyo ng ating Speedone Commander. So, bago yon mga kerb, syempre gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archiery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, and bike ride vlog. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating YouTube video. So, ano pa mahinintay natin mga kerb? Simulan natin ang bike check nitong Commander Speedone. Mga kerb, sisimulan natin ang bike check syempre sa kanyang timbang. So, tumitimbang ang ating Speedone Commander built bikes ng 13.7 kilogram. So, kita nyo naman, ang timbang niya mga kerb ay lumalapit na sa mga project bikes. Pero take note mga kerb, this is built bike. So, napakaganda. Yan, oh. Syempre, sunod natin ay ang kanyang size. So, ang size ng ating frame is size 16 inches from here to there. Ayan. So, napapa-English tayo. Size is small. Ayan. And then, ang ating frame, medyo nagkaka-two-tone siya kasi glossy black dito. And then, nagkaroon ng blue-green dito sa may bandang seat stay. And syempre, smooth welding dito sa head tube. Smooth welding din dito. Pero dito, may uod ng pagkaka- welding. So, trivia mga kerb, dagdag info lang. So, kadalasan dito ko tinitingnan kung alloy or carbon. Kasi minsan napepeki tayo ng itsura natin ng frame. Ngayon, pag may nakita tayo dito mga uod ng pagkaka-welding, so alloy yun. Yan, kagaya niyan. This is aluminum alloy 6061 frame. So, ang ganda niya mga kerb. Oh, kita niyo naman. Yung Speedone natin mga kerb, Commander dito, yan ay pintura na naka-top coat. O, di ba? So, karamihan naman eh, dalawa lang naman ang makikita natin dyan. Either water decals or talagang pintura lang. And, syempre, dito sa top tube commander, yan, na nakasulat dito, whatever, what you do, whatever do you want. Bahala na kung ano yan. Basta yun na nakasulat dyan. Hindi ko maintindihan eh. And, syempre, ICR tayo, internal cable routing. Ay, ang ganda ng ano natin, mga carp. Naka-tornilyo yung internal cable natin mga kerb dito. Ayan o. Ayan. So, yung iba na kasi nakikita na cover para sa internal cable is rubber. So, ito ay tornilyo made from alloy. Then, isa rito made from alloy pa rin. So, parehas yan na. Ayan, bukas na ilaw. Parehas yan ng aluminum alloy panalo. So, dalawa. Isa sa preno at isa sa RD. So, ayun. So, ito yung RD, yung kable, then ito yung preno para sa likod. So, internal, dito lumabas yung dalawa. Ayan. Makikita nyo ba mga kerb? Yun, ang ganda. And, tingnan natin, meron siyang stopper para sa FD. So, pwede mo itong lagyan ng FD. So, pwede mong gawing 2x or 3x. Pero, ito ay naka 1x pa lang ngayon. So, kung napapansin ninyo, wala siyang bridge dito sa ating chainstay. Pagdating dito sa seat stay mga kerb, meron siyang bridge pero nakadikit na dito sa may bandang seat tube. Ayan. Ito, kita nyo. Smooth welding pa rin yan. And ang shape ng ating seat stay pa triangle. Triangular. Ayan. Mula dito hanggang dito. Tapos meron siyang design dito. Hindi ko alam kung anong design mo to. Parang may pala square, square, square siya. And ang ganda dito mga kerb, yung kanyang dropout. Palagay ko yung dropout nito, pwede mo siyang palitan ng true axle.
Paki-comment naman mga ka-erp kung tama yung aking pagkakaalala kasi may makita yata akong Speedone Commander na true axle ginamit. Pero dito, tingnan natin. O ayun nga mga ka-erp, tama ako. True axle nga ito. Ayan. So hindi yan false ha. True yan. So naka-true axle ang ating drop out. Pero pwedeng palitan yan mga ka-erp. Alam ko may nabibili na drop out para sa quick release. Oh, 'di ba? Ang ganda, promise. At meron ditong butas, tasbo. Ito siguro gagamitin 'to sa FD. Ayan. So kung hindi mo man gamitin sa FD, pwede mo siguro 'tong paglagyan ng kable ng dropper seat post. Nasa sayo na 'yon kung anong gusto mo ilagay diyan sa butas na 'yan. And syempre, meron ditong triangle support para sa seat tube kasi ibinaba yung top tube. So yung mga ganitong design, ang ganda nito kasi pwede na itong sakyan ng mga maliliit yung compared dito sa dito nilalagay. Yun. So yun ang kagandahan ng mga ganitong design na nauso ngayon sa mga frame. And syempre, dito tayo ngayon sa head tube. Ang head tube niya is 100 millimeter ang haba na mayroong, alam ko double-sided tape lang ito mga ka-erp eh. Yung logo ng Speedone, paayan. Hello. So, palagay ko pwedeng tanggalin 'yan or matatanggal din 'yan sa mga susunod na buwan na paggamit mo nitong frame na ito. Ayan. Nakalimutan. Ano 'to? Tapered marker. Ayan, tapered. And dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Coil type ang ating suspension fork kasi may nakita ako dito'ng preload. So, dalawa lang naman 'yan. Pag preload nakita mo dito coil type. Pag nakita mo yung aluminum, yung broad cover, air type yon. So, coil type tayo. Then, alloy ang ating crown, alloy ang arc, alloy ang lower. And may makikita tayo dito ng 32 mm. So, yung 32 mm na yan is dito sa ating stanchion. And 110 mm ang travel nito. So, wala siyang rubber indicator nung sag niya. Ayan, wala talaga siya oh. Ayan, o, diba? And syempre dito may manual lockout. Oy, may fine tuning siya mga ka-erp. May nararamdaman akong clicks. Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 clicks. Ayan, at steerer tube dyan, tingnan natin mga ka-erp kung tigma. So, base sa aking nakikita, ito ay tapered din mga ka-erp. Ayan, mukhang tapered siya mga ka-erp. Medyo nahihirapan tayong tingnan. Pero palagay ko tapered ang ating steerer tube. So, tugma ang ating head tube saka steerer tube. Ang ganda, made by Santur. SR Santur X1. Sun all, naka-Santur na 27.5. And syempre mga ka-erp, adjustable ang kanyang rebound. Nakikita nyo naman, negative, positive. So, pipihitin mo lang to para makapag-adjust ang iyong rebound. Ayan, kita nyo. Diba? Sarap. Ganda. Panalo agad tayo sa fork and frame. Pero, syempre, kung may commander, yan, meron tayong soldier. Para terno. Diba? Speedone soldier ang ating hubs na kulay ube. Nakakagutom. Ayan, seal bearing, quick release. Again, yung likod natin naka true axle, etong harap natin naka quick release. Yan, ang ganda pala, isang ganda. Matte color ang ating ube type, ube color, matte finish. Yan, Speedone Soldier 2 4 6 8 10 12 14 16 so 32 holes. Baka lang ating spokes and aluminum alloy double wall na rims na may sticker na Commander 35. So, kung hindi ako nagkakamali mga ka-erp, ang 35 mm ay ito. Yung lapad ng rims. Yan o, 35 yan. And, syempre, ang gulong natin ay Maxxis Recon Race na 27.5 by 2.25. Yung knobs niya, hindi siya ganun kaliliit at hindi din siya ganun kalalaki. So, sabi nga nila, mga nasa average ang ating knobs. Hindi siya ganun kalalayo, hindi rin siya ganun ka lalapit. Ayan o, ang ganda panalo mga ka-erp. Siyempre sa kabila, ganun pa rin. Speedone Soldier na hubs. Alloy yan. Dito naka true axle ang ating hubs. Kasi naka true axle ang ating drop out. Ayan o.
And 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes pa rin ng ating abs, 32 pieces na bakal lang spokes, aluminum alloy double wheel or wall, double wall na commander, trail 35. So based doon sa sticker, mukhang pwede ito sa pang trail. Ayan, Maxxis Recon Race 27.5 by 2.25 na gulong. Ang ganda, panalo mga kerp. And syempre dito tayo ngayon sa cogs. Yung cogs niya mga kerp, napakinggan nyo naman. Pakinggan natin yung tunog. O, kita nyo mga kerp, tunog mayaman. Baka habulin ka ng aso dito. De joke lang yun. Ang cogs natin ay SRAM. Kitang-kita ko mga kerp. Basang-basa ko, nakasalamin kasi tayo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, speed. Wow! Panalo! Oh, 11 to 50. 11 to 50. And yung cogs niya, ang ganda mga kerp. Tasbo-tasbo kasi siya. Yan, butas-butas. Hindi kagaya ng ibang cogs na nakikita natin. Hindi siya, or wala siyang butas. Ito may butas siya. So siguro nakakabawas timbang din yung butas ng ating cogs. Panalo, 12 speed. And syempre, kung SRAM to, SRAM ang ating RD. SRAM SX Eagle. Lilipad ka rito. Uy, ang pakatigas. Promise mga kerp, ang tigas ng spring niya. Ito na ang pinakamatigas na nakita ko. Oh, panalo. And pulling niya is super, super. Ang laki. Oversize. Dito, ganun din. Oversize pa rin yan. And plastic. Hard plastic parehas. Ito mga kerp. And syempre, Eagle na kadena. SRAM Eagle. Hindi yan yung ano, ha, Eagle cement. Ha. And crankset niya. Ayan. SRAM 170mm na crank arm. Made from aluminum alloy and dub. Hindi yan si Yaya dub. Ha. And bakal na chain ring. Direct mount. So mga kerp, direct mount nandito sa loob. Nasa likod ng tornilyo. So napakalinis. Tingnan. So 34 teeth bakal. Bakal lang ating changing mga kerp. Ano? So pwede mo naman palitan ng alloy yan. Pero sa akin, okay yan. Ang ganda kayang tingnan. Oh. Diba? Panalo. And seat clamp natin, alloy. Seat post natin, alloy na straight na straight. Double bolt. 31.6 ang taba, 350mm ang haba. Siyempre, commander ang tatak. Pedal natin, alloy. Yung kadalasang nasasama talaga or nakikita natin sa mga built bikes na pedal, malapad to mga kerp. Ball bearing type. And upuan natin, ang kapal ng foam na medyo matigas. Ayan, ganda. Commander pa rin niya mga kerp. Halos commander ang makikita natin dito sa built bikes na Speed 1 commander. So, ang ganda ng upuan niya mga kerp. Oh, di ba? Panalo. Para siyang aftermarket. At dito tayo sa stem. Stem niya is 40mm. Commander pa rin. Aluminum alloy. Ang ganda ng stem niya, mga kerp. Mukhang mamahalin. Sa spacer natin, mga kerp, ang dami. Meron tayong 10, 5, 2.5, saka isa pang 10 dito sa ibabaw. So, bahala ka lang kung anong combination ang gagawin mo. Pwede mo namang i-slam lahat yan. Kasi yung ating dust cap cover ay slam na alloy din. Meron ditong plastic. Ito, plastic yan. Siyempre, top cap natin is alloy. And ating handlebar is commander. Made from aluminum alloy pa rin yan mga kerp. Tingnan natin. May konting setback. Ayan, kitang-kita mga kerp sa video. 720mm ang haba. Ayan o. O, diba? And kita nyo naman mga kerp. Ang ganda. SRAM level na hydraulic brakes. So, ito yung caliper niya. Ang ganda. So, parang mamahalin, eh, no? Pero budget na budget. Ang ating budget or build bikes. Ayan. At syempre, ang ating grip, ang lambot. Ang lambot, mga kerp, kasi dahil dito sa, ano ba tawag dito? Ayan. Kung ano man ang tawag dyan. Ayan, syempre, wala siyang, ay, meron. Ayun, meron siyang bar and cover na plastic. Akala ko wala kasi tingnan nyo. Ang ganda niyang tingnan. And shifter natin, walang indicator. So, pakiramdaman na lang. Ito yung SRAM Eagle na SX. Tingnan nga natin. O, tama. SX na shifter. So, ito yung ano, push-push lang. Ayan o, push,
push. So basta S-ram, push-push siya. So yung lalaki ang gagamitin mo sa upship, saka sa downship. Ayan. And syempre yung sa kabila, wala. Pwede mo lagyan ng FD o kaya dropper seat post. And dito tayo ngayon sa kanyang caliper. S-ram caliper. Ang ganda nito mga kaya. Medyo maliit siyang tingnan. Ayan o. And may spacer. Ah, alam ko na ba't naka-spacer to. Mga Kerp, mukhang 210 ang ating rotor. Or 180 pala. 180 ang ating rotor, kaya meron siyang spacer dito. So pag tinanggal mo kasi yan, magiging yung standard yung 160mm. So since meron tayong spacer, naka 180mm tayo dito sa may bandang harapan na gulong panalo. At syempre sa likod, ah, ito sa likod, naka 160mm tayo. Kasi wala siyang spacer. So parehas siya na post mount. Parehas na post mount. Pati sa harap and pati dito sa likod. So medyo mahirap baklasin ang ating caliper. Kasi dahil naka ito, medyo, tingnan nyo naman oh, medyo tatama sa ating frame yung ating Allen wrench. So, ito yung ating kabilang side ng ating crank arm. So, nandito yung butas. So, ibang hollow tech kasi nasa kabila yung butas. Sa S-ram naman, babalik ta rin. Andito yung butas, andun yung pinaka-lock. And, syempre, lalagyanan ng ating bottle water cage. So, palagay ko, wala na ako nakalimutan mga curb. So, yapan uli natin ang ganda ng ating Speed 1 Commander. Thumbs up. So ayan mga carp ang ating bike check video. Syempre ng napakagandang Speed 1 Commander dito yan sa Taurus Bike Shop. So kung nagkakalaga nga pala ito mga carp ng 33,000 pesos. Ayan. And syempre tumatanggap sila rito ng cash and home credit. Ayan. So ilalagay ko sa description mga carp yung kanilang contact number, Facebook link and Google Map para sa mga gusto mag-avail ng napakagandang Speed 1 Commander. Take note mga carp, built bikes ito. Ayan, kasi may mga nagawa tayong previous video na Speed 1 Commander project bikes. So itong binay-check natin ay isa sa built bikes. Pero kung titingnan mo yung pyesa mga carp, napakaganda. Panalong-panalong. Wala kang papalitan dito. Huwag ka lang magkakasakit ng upgraditis. So hanggang dito na lang mga carp. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Road to 14,000 tayo. Bye-bye. Salamat. Mamwa, chup chup.